Hello guys, welcome back again to our channel. This is Ate Pink from Zen and Me TV. For today's video guys is about video tutorial kung paano mag-verify ng Google AdSense pag ito ay natanggap nyo na galing sa Google AdSense, yung 6 na pin code na nakalagay sa Google AdSense. Sa likod nito, nandito yung 6 digits na pwede i-input doon sa ating Google AdSense. Makakuha ka lang ng, makatanggap ka lang ng Google AdSense pag ikaw ay monetize na at may $10 na ang iyong Google AdSense. At ang second video ko naman guys ay kung paano mag-fill up ng by step ng paperless tax documentation this year 2022. So mayroon din akong video guys after natin ma-verify yung PIN sa hindi pa nag-fill up ng tax documentation, so kailangan din natin yung fill upan para walang bawas yung tax natin pagdating sa ating sahod. At after naman sa pag-fill up ng tax documentation guys, ay ang third video ko naman is about tutorial naman kung paano fill up ng Google AdSense payment method para i-link nyo na yung sahod o sahod na na-reach nyo yung $100 threshold ay pwede na kayong makasahod. So, kung may bangko na kayo o may mga account na kayo na ATM na nakuha nyo na sa inyong bangko na ATM, pwede nyo na i-wire transfer doon. Huwag na natin patagalin guys. Supportahan nyo po ang aking video na ito hanggang dulo. Don't forget to like, subscribe, at hit the notification bell for more updated sa iba pang ma-upload namin mga videos. At paki-comment na din guys kung may mga katanungan kayo na pwede ko, na kaya kong sagutin. Okay, let's start! Search nyo guys www.google.com/AdSense. So, ayan. So, ito yung mga revenue ko guys. Na reach ko yung 100 threshold na $100 plus. So ayan. So, tinakpan ko na lang para kasi confidential guys. Tapos di ko pa pala na lagay yung pin ko. So, dahil lumating na, so kailangan i-add na natin yung pin code natin. Yung 6 digit na code. So, kailangan natin ilagay. Actually, dalawang buwan ko siya nag-request guys. Yung pangalawang request ko, saka pa dumating ng pin ko. So, kailangan natin mag-add tax info guys. Start tax form. Click nyo po yan. So, kailangan natin mag-login sa ating account guys. Tsaka ating password. Yung account natin sa ating YouTube. After natin mag-log in sa dito na tayo sa tax. So, piliin natin individual United States tax. So, are you a citizen? Click natin yung are you a citizen of US or yan. Click natin yung no, tapos select natin W8 bin, click natin yan.
Are you a citizen pala ng US? So, no yung lagay natin kasi hindi naman ako US citizen. So, sa ano naman, sa country, piliin natin yung, syempre, nasa Pilipinas tayo, Philippines. Tapos, add natin yung TIN number natin, guys. Ito yung country, region, or citizenship, Philippines. So, kailangan natin ilagay yung ating foreign TIN. O yung TIN ID natin, number. Ilagay natin dito. Ayan, next, guys. So, number 2 ay address. About naman sa mga address. Next natin, guys. Then, permanent resident address. Check natin yon. Ayan. Then, tapos, street. So, type nyo lang yung street nyo, guys. Street address. So, takpan lang natin. Confidential. Ayan. Tapos, mailing address. Check natin yan. Tapos na natin fill upan yung mga address. So, next natin, ang number 3 ay tax treaty. So, yung number 3 ay next. Dito na naman tayo sa tax treaty. So, ayan, na-fill up na natin yung 1, 2, tapos na sa 3 na tayo. Are you claiming a reduce? No yung nilagay ko, guys. No. Then, reduce rate of withholding under a tax treaty. Yes. Yes pala, yes. Tapos yung region natin, Philippines. Resident of country. Region claiming treaty with the US. So, yun. Philippines yung pinili natin. So, check natin yung box sa taas. Tapos, check din natin yung service such as AdSense. Tapos, yung article and paragraph. Click natin yan. Tapos, pwede rin article 8 and paragraph 1. Tapos, with the 0% reduced treaty rate. Yun yung pinili ko, guys. Para wala tayong tax. Hindi mo na kayong tax natin kung walang makakalta sa atin. Tapos, check natin to as a tax resident of the country region. Then, document review. Kailangan pa natin pilapan. So, may nakalimutan tayo, guys, kaya nag-read siya. Kaya, chinek natin yung resident. So, next na tayo. So, ayan, guys. I confirm that, yan, kikita natin. I have reviewed the generated tax documents to the best of my knowledge and I believe that they are true, correct, and complete. Tapos na tayo sa number 4, document review. So, confirm that I review and generated tax. Check natin yan, guys. Tapos, next natin. So, visitors na number 5, certification. So, ito siya. Check na, 1, 2, 4 na. Number 5 na tayo. So, yun ang tax
identity, addresses, tax treaty, document preview, and number 5, certification. So, ayan. So, isulat lang natin yung ating full legal name dito, guys. Full legal name. Full name natin. Then, click natin yung yes, I am the person listed in the signature section. Then, next natin. Sige na may ingay ang aso. So, kapit ba? Next. Next. So, next natin. Then, click natin yung no. Has the individual or entity. So, no natin yan. Tapos, click yung box na yan. I certify. Check natin yan. Nakalimutan ko sa taas. Tapos yan, I am providing tax. Yan. I certify that the services provided to Google for its affiliates will be perfume solely outside the US at that any tapos ito I accept the paperless delivery agreement tax reporting number 7 now check natin get documents by mail. Submit. Click natin yung submit. Tapos ito na guys. Success na. Approved na tayo sa ating tax info. Ayan, approved. Sa ating fill up na tax yan, documents. So, check natin yung payments ulit. After natin yung PIN code, tapos fill up sa tax documents. Then, pagkatapos ay check natin yung payments. So, ayan, makikita na natin yung how you get paid. Okay, add payment method na tayo guys. So, kung ready na yung mga account number nyo, nakakuha na kayo ng account, banko o ATM, so i-fill up nyo na lang ito name o on bank account so syempre yung pangalan natin pangalan ng banko so kailangan kumpleto yan guys hindi tayo makakamali dito pangalan ng banko Bank of the Philippines yung napili kong payment method ng aking aking ano napili so ayan BPI Bank of the Philippine Islands BPI so if Swift BIC pwede nyo i-search sa Google guys yung Swift BIC ng any bank na gusto nyong o inyong banko ng inyong banko pwede nyo i-search sa Google tapos yung account number natin so may 10 na digit lang yung account number na bangko ng BPI sa account ko so ayan type natin takpan lang natin para check so ayan retype lang natin yung account number then after natin i-type yung account number guys ay i-check lang natin yung mga kailangan na. So, ito na guys, wire transfer to bank account. Ayan. Nakalink na sa aking bank account. Natin ma-wire transfer guys sa ating bank account. Hintayin na lang natin yung every 21 ng month para
mapasok na yung sahod natin sa ating bangko at i-withdrawin na natin. So salamat sa inyong panonood, guys. Sana nakatulong itong information na ito o tutorial na ito. Don't forget to like, subscribe at hit the notification bell for more updates sa iba pang aking i-upload na mga video. So adios inyo, guys. Lahat tayo sa sahod, mga small YouTuber. Good luck!